Grabe no. Oh, sobrang dilim niyan. Diyos ko. Ilang ano pa ba? 19 minutes pa bago tayo makarating. 19 minutes pang ganito. Life is a winding road. Woo! Lamig! Grabe! Naka-t-shirt ako. Ayun, kamusta mga first-timers? Nagantay ba kayo kagabi ng vlog ko? Sorry na. Kasi meron tayong biyahe ngayon. Actually, kaya wala tayong upload kagabi is dahil dito sa biyahe na to. Chill-chill lang tayo sa biyahe natin. Kasi meron tayong bigla ang biyahe today. Tonight, ayan, meron tayong backpacking ride ngayon. Pupunta tayo ng Digos Hills, Doña Remedios Trinidad. At ayan, kasama ko si Prisha. Dalawa kami. Wala siyang kadala-dala. Ako, yung dala ko, napakalaking backpack. Tapos dala ko yung mga damit namin. And then lahat ng mga kakailangan namin, yung mga pantulog, kumot, unan, mga panluto, mga kalan, kaserola, sandok at pagkain, ako anong pwede namin lutuin pagdating namin sa Burol. Yan, diba? Hills, diba? Burol yun. Sa Digos Hills. Medyo masama ang panahon kasi maliban sa sobrang lakas ng hangin ngayon, sobrang lamig. At medyo madilim talaga yung kalangitan kasi ang sabi sa amin doon sa pupuntahan namin, yung lugar ngayon is talagang walang tigil yung buhos ng malakas na ulan. So expected na natin yan na along the way bago tayo makarating doon eh talagang uulan na malakas, pero syempre hindi na tayo magpapabasa. Sisilong tayo, no rush, ina-enjoy lang namin yung biyahe naming dalawa ngayon ni Prisha. Biyahe lang namin dalawa to, wala tayong ibang gagawin kundi mag-relax lang at takas muna tayo sa masyadong stressful na mundo. Ganito naman yun eh, tayo naman yung gagawa ng paraan kasi kapag manasa-stress tayo, tayo rin mismo nakakalam kung paano tayo magdi-distress. So ngayon, samahan nyo kami habang nagdi-distress kami, eh sana kayo din. Mag-enjoy lang kayo, welcome sa mga chillax vlogs ko, magre-relax lang tayo. And I really wanna know, really wanna know. Approaching intersection tayo ng Pabaliwag tsaka Pabustos, Bulacan. Yan, napantay na yung ilaw ko. Inaayos na kanina. Ayun, shoutout kay Doc Gadi. Maraming maraming salamat kanina, Doc Gadi, ha, sa pag-asikasa mo kay Spike. Ayan, inaayos niya yung busina ko kasi ito pa lang si yung mga ADV. Kahit ano naman motor, eh, di ba yung tapalodo sa harapan? Pag stuck yun, pagkabili mo, maikli yun. So, kailangan lagyan nyo ng extension na parang fender, lalo nga yung tag-ulan, eh, para maiwasan yung tubig habang umiikot yung gulong, eh, hindi umaakyat yung tubig dito sa ilalim nito, sa maitinidor. So, ganun yung nangyari sa akin. Nadaan ko to sa medyo matubig talaga. So, ngayon yung tubig, umakyat. Ngayon, pumasok siya dun sa horn ko. Sa busina. Ngayon yung busina ko naapektuhan, ayaw gumana nung isa. So nagawa ng paraan kanina ng Doc Gadi. Syempre Doc Gadi ng GTR Speed Tech yan eh. Panatag na panatag yung loob namin na bumiyahe ng ganito kahit gabi, wala kang pangamba kasi syempre yung mga motor namin alagang GTR Speed Tech yan. Lamig, grabe. Ayun o, kung naalala nyo yung huli kong vlog, ito yung bypass grill and restaurant, 'di ba? Yung unang-unang pinuntahan ko. 'Di ba? Napakaganda sa gabi, oh. Solid, no. Puro kainan. Ito pa. 'Di ba? Sarap. Lamig. Para tayong papunta ng Baguio. Dapat siya tuwing bumabiyahe kami, si Prisha. Lagi siya nasa unahan ko kasi hindi ako kasi mapakali kapag nasa likuran, hindi ko kasi siya nakikita.
parang lagi akong praning na baka kung ano mangyari sa kanya doon, tapos ako dire-diretso lang ako, di ba? Mas okay na nakikita ko siya sa unahan kahit mabagal yung takbo namin. At least na aalalayan namin yung isa't isa kasi nag-uusap din naman kami sa intercom. Kainan ni Inang. Okay, nakalagpas na tayo sa napakahabang highway ng ano, bypass road San Ildefonso. Full tank ka, diba? Full tank? Ako 2 bars pa ako, kaya pa to. Alam mo kahit ano, 2 bars pa yung gasolina ko, alayo pa na mararating yan. Ganun ka fuel efficient itong si Spike. Kaya nakakatuwa eh. Kunwari, nagpagas ako ng halagang 400, mga 380, full tank yun. Napakatagal ko bago maubos yun. Kaya nga siguro dinesign siya ng ganito. Dahil itong bike natin is ginawa talaga siya for touring. So meron siyang malaking tanke. Parang nasa 8.7 liters yata. Di ba ang laki? So wala kang problema. Pag na-full tank ka, alayo na narating mo bago maubos yun. Kalahati pa nga lang kasi napakalayo mo na talaga eh. Ito yung nagustong ko dito kay Spike. Yung mga mahabang biyahe. As in, sobrang chill, sobrang cozy dalhin. Parang sa ngayon, di ba? Parang wala akong dinatrip ng motor eh. Parang nagsaslide lang. Napakagaan. Basta, sobrang smooth lang. Smooth ba? Smooth. Masarap gamitin eh. Kung pareho tayo ng trip sa buhay, kung mahilig ka rin bumiyahe, like kunwari mag-isa ka o talagang mahabang biyahe, yung mga tipo nag-overnight ka somewhere, umakay ka ng bundok, pipitch ka ng tent, tatali ka ng hammock, yung mga tipong ganong gaming ba sa buhay, at gusto mong bumili ng motor na fit sa'yo, ito yun. Okay, gas up. Refill. Ah, nice name ng gasolina, ano, no? Refill. Ay, saan ba? Doon na lang, sa kabila. Ang gulo ko. sorry. Ayan. Pa full tank po, sir. Special. Ano yun? Bangga? Hindi. Ayan po. Pa full tank. Ayan, tignan natin kung ano, kung magkano yung aabutin ng full tank natin. Basta nasa 380 yan eh. 180. Puno na? Opo. Weh! Ayaw nga pala kasi naka-ano ako, naka 2 bars pa pala ako. Pero ang full tank na to nasa 380. Mickey Mouse, unahan. Okay, tuloy tayo. Medyo mahirap lang bumiyahe dito. Ang lalaki ng mga truck na kasabay natin. Sus, Mariosep ang traffic dito. Nasa kabila na tayo. Sumusunod lang tayo sa mga ibang motorista na dito ngayon, nagka-counterflow. Ubus oras natin dyan eh. Ayun o, lahat naman ng mga nakamotor na imbis na sumisingit dun sa kanan, which is delikado, at least dito, itong side nito sa kaliwa, eh parang nilalaan nila sa mga motorista. In fairness naman, tayo sumusunod lang din tayo sa mga galawan ng mga taga dito. Grabe. Promise, ang lala. Grabe. Anong lugar na ba to? Grabe no. Kaliwat kanan. Uy, ano nangyari sa waste natin? Ayan. Naglalakay yun yung mga truck dito. Okay. Kuya, salamat ha. Nandahan lang labas dyan. Tingin sa kanan. Okay. Ayan, malubog dito. Makasingit-singit tayo. Yun, kaya. Nice one, girl. Huwag ka papasok dyan sa kanan. Sumunod lang tayo dito. Huwag mong ipipilit dyan. Nakalagpas din tayo sa kalbaryo. Grabe. Umambot, tapos sa lamig. Grabe. Lamig. Grabe. Mahal, 200 meters, kanan tayo, ha? Grabe, lamig sobra.
Nanginginig kasi yung mga kamay ko. Ba't ba? Ganun kalamig ngayon? Grabe. Stop over muna. Arate pa rin. Lakas! Basa na ako eh. Hanap muna tayo na pwede paghintuan sa unahan. Ha? Babasa yung cellphone ko. Lalo na siguro mamaya kapag narating na natin yung lugar na pupuntahan natin. Kasi doon tayo matutulog sa tuktok ng bundok eh. Eh pag tanghaling tapat nga doon mahangin, malamig eh. How much more pag ganito, di ba? Eh tagulan na. Expected na yan, pero mas malamig mamaya yan doon. Ito muna ako. Ito muna tayo. May jersey ako. Huwag dito, maulan dito eh. Ha? Doon tayo sa may malilim. Kailangan ko na magdoble ng damit. Sa pa pwede. Ito. Tindahan. O, dito na lang tayo. May tindahan dito. Pahinga muna tayo. Wala tindahan dyan. Ito, may tindahan dito. Ha? Meron yan? Tiwala lang. Nanginginig na ako sa sobrang lamig sa daan. Humahamog-hamog pa. Konti lang. Mga kalahating oras na lang. Parating na natin yung mga kabundukan. Digos Hills. Here we come. Okay. Daloy tayo. Akit na tayo. Grabe, lamig. Ibang klase, ibang level. Huwag na ako magsalamit at nagpa-fog eh. Okay, game? Let's go! Muna ka, para nakikita kita. Ha? Oh, sige, ako. Grabe! Nakailang beses na akong salitang sobrang lamig. Pakibilang na lang. Hanggang sa makarating tayo dun sa taas ng bundok. Pero sana pagdating natin dun, may coffee shop tayong pupuntahan dun na bagong gawa. Yan, isa rin sa mga isa rin sa mga kina-excite ko na gusto kong makita. Kasi dati nung pinuntahan namin dun, ginagawa pa lang. Pero ang sabi ay gawa na daw ngayon. So sana merong kape pagdating natin. Kung wala man, meron tayong dalang kape dito. Yung mga binigay ng mga first timers na mga kape dito na kape Kalinka. Ayan, iba't ibang klaseng kape meron akong dala. So if ever na sa pupunta natin walang available na brewed coffee, syempre ready tayo dyan. Meron tayo dito sa backpack natin. Backpack na lahat eh dala-dala. Takbong 40 pa rin. Para hindi masyadong malakas ang tama ng lamig sa katawan. Ah, alam ko, dito sa ADV meron tong ano eh. Chine-check mo kung ano, kung gaano kalamig. Wait lang ha, tingnan natin ha. Hindi yata ito eh. Air temperature to eh. Ito naka 27 yung gulong natin. Ano pa ba dito? Shucks, hindi ko alam kung paano, ano, teka lang, mamaya na. Baka aksidente tayo. Baka sumayap lang tayo. Okay na yan, basta malamig, malamig. Mas maganda na yung bukha ngayon ng ano natin. Ilaw. Busina kapag dadaan ng tulay. Pamahiin ba o kasabihan na lang yan o naging ugali na lang ng mga motorista yung kapag dumadaan ka sa isang tulay, mapaaraw man o lalo na sa gabi, eh busina tayo. Parang tabi-tabi po. Alam niyo na yan. Pakita tayo ng ano, bundok. Tayo na lang ang natitira sa kalsada. Paakit na tayo. Buti lang may kasama ako. Pag mag-isa ako dito, sigurado matatakot ako eh. Kuligligs. I can hear kuligligs. Ooh.
Grabe no. Oh, sobrang dilim yan. Diyos ko. Ilang ano pa ba? 19 minutes pa bago tayo makarating. 19 minutes pang ganito. Pero medyo nakakatakot na hindi naman masyado. Pero nung ang natakot ako nung pumunta ako ng Baguio mag-isa, yung pumunta ako na yung nag Cannon Road ako, na enjoy na enjoy akong bumabiyahe. Tapos napansin ko nagbiblink na pala yung gasolina ko. Eh nasa kabundukan tayo nun. Yun yung pinaka unforgettable na nangyari sa akin nung bumiyahe ako pa Baguio mag-isa. Isipin mo kung naubusan ako ng gasolina nun, pambihira no. Saan ako kukuha ng pang-refill ng gasolina nung patutulog ako sa tabi ng mga bundok na pagkadilim-dilim, diba? Sinerte lang ako nun at yung kinatoko na bahay eh nagtitinda naman pala talaga ng ano, gasolina. Gulong mo? Munti kang maaksidente? Ano, gumaiwang ka? Ayun kasi, yung gulong kasi yan, hindi kasi pang ano eh. Hanggang ito eh. O, dahan-dahan lang tayo. Grabe, putik-putik oh. Huwag ka dyan sa may putik-putik at dudulas ka talaga dyan. Dahan-dahan lang. Huh. Yan ang sinasabi ko eh, kapag hindi ko siya nakikita sa harapan. Yun yung inaalala ko eh. Baka may mangyari sa kanya sa likod, hindi ko alam. Hmm. Dahan-dahan lang. Paano? Gumanong ganun ka? Buti nakapreno ako. Buti nakapreno ka? Mauna ka nga, para nakikita kita. Diretso lang, hindi malalim yan. Praning na praning eh. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Madalas yung kalsada eh. Mahal, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Masyado ka mabilis eh, madulas yung kalsada. Lapit na tayo. Ayun. Sa wakas, nakarating din. Naisarado na yung coffee shop. Ay, ito yung coffee shop. Grabe, tapos na. Nice. Okay, dito na tayo. Ito yung coffee shop na sinasabi. Kasi ang problema, walang signal dito. Ay, yan lang yan. Pero wag kang ano, wag kang bibitaw ng gas. Dire-diretso mo lang, kayang-kaya mo doon 'yan. Oh. Kayang-kaya mo doon 'yan. Sige na. Oh, 'di ba? Lakas yun si Madonna eh. Sige, diretso. Okay, nandito na tayo ngayon sa Digos. Mga first timers, sobrang dilim. Walang katao-tao dito. Ang sakit pa ng mata ko kasi kanina habang na-drive. Lagi akong biktima nito eh. Yung ano, yung nagkakataon pa kung hindi ako nagsasalamin kasi kanina nahihirapan ako mag-drive kasi nga umuulan yung salamin ko. Na tatamaan ng... Ano nga sa spray natin ng COVID yan? Lagyan ko nga ito, COVID to, no? Na ano siya, ayun oh, napupuno ng tubig ng ulan. Pagka nilagyan natin ng COVID, sigurado. Eh, saktong pagtanggal ko, mamaya-maya, may tumamang napakalaking bag sa mata ko. Buti nga hindi dito sa puti ng mata ko eh. Dito, dito sa loob. Buti nga hindi sa loob eh. Dito lang. Nung tumama sa akin, ganun sa kalakas.